Yo! What's up mga patid natin dyan? Again, I'm Boss Lucio mga patid, pero wala tayong stream or tech tutorial ngayon. So mga patid natin, nandito tayo sa paggawa ng aking kwarto. So mga patid, as you can see naman, ito yung aking baba ng kwarto ko mga patid. After 3 months mga patid natin, ayan pa rin siya, maganda pa rin naman. Pero 3 months na ang makalipas, hindi ko pa rin nagagawa yung taas. So yun ang gagawin natin ngayon, at bumili ako ng mga Eneng! Trending to ngayon eh, kaya nakikitrending tayo, di ba? Ano ba tawag dito? 3D wall panel. 3D wall art pala. Ay, di. 3D foam. Kasi nga mga patid natin, ayun po yung 3D wall panel. Ito po mga patid natin is 3D foam wallpaper. Tama ba ako? Basta yun mga patid natin. Ito po ay wallpaper. Yun pong nandun mga patid natin. Sa likod niyan, hindi po yan wallpaper. It's a PVC na kailangan mo pang idikit. Ito guys mga kapatid, eh meron na siyang adhesive. Sa adhesive. Meron na siyang ganun mga kapatid. So, magkaiba. So, kung gusto nyo pong bumili nito, meron akong nabila nito sa Facebook Market lang. At tambay talaga ako ng Facebook Market. Ilalagay ko na lang po sa description box yung kanyang contact sa mga gusto pong bumili nito mga kapatid, okay? So, syempre, bago natin umpisaan at bago ko ipakita sa inyo yung aking itaas, yung kung saan ako natutulog, alam mo na yung dapat mong gawin. Eh, kung ikaw ay bago dito, don't forget to subscribe at huwag pong kalimutan i-click ang maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre po mga kapatid, lagi akong live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So, intro! Pasok! Quick tour lang muna dito sa ating baba at inaayos ko rin to eh. Hindi na natapos yung pag-ayos dito sa baba na to kasi nga mga patid natin, ito yung ginagamit ko sa aking YouTube tsaka sa aking streaming. So gusto ko mga patid natin talagang laging may bago. So kita nyo naman ang kalat mga patid. Okay? So nandito lahat ng aking pinapapak, yung Minute Maid at pineapple. At nandito guys, nandito nga yung ating bagong bracket mga patid. Diyan ko po nilalagay yung aking camera, yung phone ko. Yan na nga yung ginagamit ko ng aking pang vlog. And my mic and my iPad dito. And syempre, wala pa rin na bago dyan. Dito, ganun pa rin. Wala pa rin naman na bago dito sa baba actually. Ito ang nabago dito guys. Nagkaroon na po ng drawer dito. At may mga paparating pa tayo. Galing sa Lazada 9.9 ba tawag doon? 9 shopping mga patid. Kasi nung September 9 nag-shopping ako sa Lazada. Lazada, baka naman, baka naman. So mga patid natin, ayun, punta na tayo sa taas. So papakita ko lang sa inyo, huwag nyo akong lalaitin guys. Sa 3 months na mga patid natin simula na natapos tong gaming room natin, renovation ng ating room. So mga gusto makapanood kung anong itsura na itong room na to before bago po naging ganito mga patid natin, check nyo dyan sa taas. Ayun, lalabas dyan sa taas, oh. Ayan. May part 1, part 2, part 3 yan. Pwede nyo pong panoorin kung paano naging ganito at kung sino po yung mga katulong kong gumawa nito mga patid. So, kita tayo sa taas. Hindi ko nga alam guys kung ano to eh. Kung kwarto o bodega. So, yun mga patid natin, nandito na ako sa aking taas. Hindi ko nga alam mga patid natin kung kwarto ko ba talaga to o bodega. So mga patid, kita nyo ba yung ilaw kong yan? Baka kahit ganito to mga patid, eh malupit tong kwarto ko. Meron ako ditong Google Light. Okay, Google Light. Okay, paano to? Paano gumagana? Tingnan mo, Alexa, RGB on. Chug, 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 chug. Party, pwede mag party, party. Alexa, party, party. 40, 40. O, di ba mga patid natin? Ang lupit, no? Alexa, wait lang. Call the police. Ayan na. Call the police. Ayan. And then, Alexa, warm light. Warm. Pero syempre mga patid, pwede rin cool. Kung gusto mong cool, pwede rin naman. And then, Alexa, medyo nasisilaw ako. Hinaan mo. Ang katain din ng Tagalog yan. Oh, humihina, di ba? Alexa, medyo masakit sa mata. Taasan mo yung ilaw natin. So guys, joke lang, hindi yan Alexa mga patid. Meron lang siyang remote. And then, ang malupit pa sa ilaw na to, built-in Bluetooth speaker siya. So, pag natutulog ako at gusto ko na medyo, alam nyo na, pampatulog, Bluetooth-Bluetooth lang. So guys, ito na ang umpisahan na natin guys. At, bakit nga ba ako mag-wallpaper? Boss Lucio, ba't ka mag-wallpaper?
ang laki ng ginastos mo dito sa iyong kwarto, pati sa pintura, ngayon magwo-wallpaper ka. So ito ang dahilan. So yun mga kapatid natin, yung minasilya namin, kumatas po yung kahoy. Parang nag-moist na yung kahoy. At parang lumalabas yung tubig niya. So lumalabas yung nung kahoy talaga. Yung tunay niyang itsura. So makita nyo rin mga kapatid natin, naglobohan na. So bakit nga ba nagkaganyan mga kapatid? Kasi yung aircon ko mga kapatid, ayan o. Nakatutok siya dito. So lahat ng lamig, lahat ng lamig niya, bumabanda dito sa kahoy. Ngayon, syempre mga kapatid natin, etong si kahoy, nag-a-absorb ngayon ng lamig. Syempre mga kapatid, pag pinatay natin yung aircon, lahat ng lamig naiwan dito. So, nagmo-moist siya na nagmo-moist everyday, araw-araw. Ganun na yung nangyari. Nasira na yung wood natin at yung paint. So, wala, sad life. Bili na lang wallpaper, dagdag gastos ulit. Pero yung binili kong wallpaper mga kapatid is gray din. Para pasok pa rin siya dun sa team ng kwarto ko. At may malupit pa akong mapakita sa inyo mamaya. Pampaganda ng kwarto mga kapatid natin. So guys, umpisa na natin. At magdikit na tayo para maaga kami matapos. Yo mga kapatid natin, ito na nga, magdidikit na tayo dito. At umpisa natin dito sa sulok. Madikit siya guys, madikit siya. Malikit. So ang technique, tuturuan ko kayo, pro ako sa pagdidikit ng mga sticker guys. At hindi nyo natatanong, dito sa lugar namin, pag may mga nagpapadikit ng sticker ng motor, si Boss Lucio ang hinahanap kasi nga magaling po ako magdikit ng mga sticker sa motor saka sa mga sasakyan mga patid. Mag-wrap, yung discarte ko sa pagdidikit mga patid, malupit, binabayaran. So technique mga patid, half mga patid natin, buksan nyo na. Half lang muna. Okay, kasi madikit siya guys eh. Alakechi siya. So, pantay lang natin siya. And then, dahan-dahan lang. And then, ngayon nyo gagamitan ng malupit na teknikan. Ibababa nyo na lang ito. Mas madali, mga kapatid natin. And then, paunti-unti ninyo ididikit. And sa gantong style mga kapatid natin, mapapantay nyo talaga siya. Sorry guys kung medyo maingay ha, kasi yung aircon po namin yun. Ano masasabi nyo? Mukhang hindi naman napalitan, di ba? Parang yung pa rin naman yung kulay nung wall ko. So okay ba mga kapatid? So hindi pa natin ma-appreciate kasi isa pa lang. So alam nyo na, wala akong tagahawak ng camera eh. So babalikan ko na lang yung mga kapatid natin pag nakabit ko na tong lahat. Yo mga kapatid natin dyan, ito na nga, kakabalik ko lang, puro pandikit ang aming kamay at tapos na nga itong side na to guys. And meron kaming nilagay, ang tawag dito is borderline, ang tawag dito, pero ang tawag ko dito mga kapatid, baseboard eh. Okay, as you can see mga kapatid, meron din tayong foam dito mga kapatid natin. Yan. So para mabuhay yung ating isang montage ka dyan. Buhay ng gangsta. So yun nga mga patid natin, at okay na tong part na to, at dito kami sa part na to naman mamomorblema. Sige mga patid natin, di natapos, butas to guys, natakatakpat na, tinakpan ko lang ng foam. So yan yung isang dahilan kung ba't umiinit yung kwarto ko, so lumalabas din yung lamig kasi nga wala pang takip. So ngayon mga patid, itong part naman na to ang gagawin namin. Once again, silipin nyo mabuti. Pwede na ako mag-Instagram dito guys. Post na tayo Instagram. So balikan ko ulit kayo mga patid natin. Gagawin ko lang ng paraan to. Papakita ko na lang sa inyo ulit after kung ano mangyayari dito mga patid. Iniisip ko pa eh. Okay? Balikan ko ulit kayo. Yo! Ayan na mga patid natin. At tapos na rin tong side na to. So yan na nga guys siya. L-shape siya. So itong part na to mga patid, hindi ko na po yan lalagyan. So yung mga kapatid natin, ikakabit ko lang tong TV ko na to. Dito, para may TV na dito. At magmukha na siyang kahit pa paanong kwarto. Yan, dyan siya. And tignan pa natin. And then ayusin namin yung bed and everything. Mga damit. Yung aircon ko, tignan yung open. Balikan ko ulit mga kapatid pag natapos na natin tong part na to. What's up mga kapatid? So ito nga mga kapatid, dito natin ngayon ng pag-ayos ng kwarto kasi nga wala tayong converge. So para maging productive yung ating araw, gagawa na lang tayo ng ano ba? Chinen! May binili akong pintura mga kapatid, white gloss. So ang gagawin natin, itong mga mic stand ko dito, gagawin kong
kulay potechi, okay? Tsaka yung ating webcam stand. Lahat mapatid ng stand, gagawin kong puti. At yung BM800 natin, as you can see, gagawin natin puti. So ito na sila. Kinalas ko na sila bago ako mag-umpisa ng video. Siya, kalas-kalas na sila. Yan, kalas-kalas na. And ayan na yung mga mic. Kalas-kalas na sila. Pero ito, i-stay ko tong kulay itim. Kasi mahirap siyang kulay putiin kasi plastic lang siya. So, stay na lang siya dyan. And syempre, tignan niyo yung aking bagong mouse pad. Mamaya, papakita ko na. So tara, magsamahan nyo muna kami magpintura. So bababa ko lang muna to at magsiset lang ako ng aking pagpipinturaan. So, kita kits! So yun mga kapatid natin, nandito na tayo sa labas. At ito nga, ang gamit ko is rust up enamel, okay? Suggested ko to mga kapatid natin na pag nagpipintura kayo ng bakal o yung mga gamit nyo sa bahay na bakal mga kapatid, enamel lang gamitin nyo mga kapatid para mas pangako. So ito yung ating mga ano, hinakot ko na dito. So tignan mo. So yan, isa-isa natin pinturahan ngayon yan. So alog-alog muna kasi syempre natambak to sa stock room ng Ace Hardware. So yun guys, balikan na lang natin ulit kasi first coat muna talaga muna dapat manipis at magaspang para yun yung magiging kapitan ng mga next nating coating. So update ko na lang kayo pag tapos na tayo dito sa pagpipintura ng kulay puti na to kasi namumblema ako. Nakalimutan ko bumili ng pinturang itim para dito sa gold ng BM800 natin. So gagawin ko ng paraan, balikan ko kayo. Yo, what's up mga patid? Ito na nga, tapos na tayo sa first, second, third coating ng mga boom arm and yung mic ko guys, nagawa na natin ng paraan. Nakabili kami ng kulay itim. Okay? As you can see, yeah, kulay black na siya guys. Diba? Nyangas. Thank you Pilox. Ayan, wala. At syempre, ito na po yung ating mga mic stand. Wait na sila. BM800 and everything. So yun nga mga patid natin, hindi ko na po ginawang puti yung mga spring para magkaroon ng contrast. Okay, para magkaroon ng contrast. Kahit pa paano, magkaroon pa rin ng kulay black. Pero majority white. Okay? So yun yung ano natin. So update ko na lang kayo mga patid, pag tuluyang tuyong-tuyo na siya, tapos pagbubuhi na natin siya para tingnan natin kung magiging maganda itong pag-ingay ng mga sasakyan. So yun guys, sorry sa mga sasakyan kasi nasa labas ako guys. So balikan mo na lang kayo mga patid. Yo, what's up mga patid natin? At ito nga, pinapatuyo ko yung mga ginawa ko sa baba. Pininturahan natin. Tapos, naligo na ako. So, ipapakita ko muna sa inyo itong kwarto, yung taas. At medyo natapos na nga natin yung taas. So, as you can see, nandiyan na yung TV mga patid. Ayan na. May oras na tayo at yung mga aking damitan. So, maliit lang talaga siya mga patid natin. So, kita niya sa likod ko, nandiyan na si Boss Lucio. Ang pangit ng hair na natin guys. Anyway mga patid natin, hindi may mga pictures na rin dito para mabuhay na yung taas. And then, syempre, yung helmets ko nandiyan pa rin. Kahit wala na akong motor, nandiyan pa rin yung helmet. So, yung TV, yung MX Q Pro ko. So, bibili ako ng shelf. Lalagay ko dito yung shelf guys. Naghahanap ako or magko-customize na naman ako. DIY na naman. Tignan natin kung anong pwedeng gawin. Pero yan nga, at may shelves dito. So yan na yung taas mga patid natin. So pangang galing ka ngayon dito sa baba, paakyat sa taas, medyo hindi na siya patay tignan. Kasi dito palang buhay na mga patid to. Dahil sa wall. So ngayon, pag sinilip mo dito, yung bed ko na, aircon, and then TV. So maliit lang talaga yung aking kwarto mga patid natin. Antay lang tayo ng kahit onting oras, siguro mga 2 oras o 3. Tuyong-tuyo na yun at pakita ko naman sa inyo yung inayos natin doon sa baba. Kakabit natin yung bago kong kulay na mic stand, tsaka yung mic natin na BM800, tsaka yung binili kong custom mousepad, okay, na binagay ko sa gaming room ko. So yun mga patid, babalikan ulit kayo at see you. Pahinga muna ako. Yo, what's up mga patid? So ito na nga, tapos na nga yung ating project para sa ating BM800. So ito nga siya mga patid natin. As you can see, white na ang ating mic stand and yung ating BM800. Nakikita ninyo, white na siya and black. This is the premium BM800. Tawag ko premium BM800. So white na siya, di ba? And my mic stand, white na rin mga patid.
And as you can see, this is my gaming table, mga patid natin. Ayan. So, ito na rin yung aking camera. Ayan, white na rin siya. Para maglalaro yung kulay natin sa white and black talaga. Hindi na masyadong dominant yung black dito sa area na to. Kasi dati, nung black yan, mga patid natin, eh talagang parang puro black dito. Parang di mo makita ng white. And then, kung mapapansin nyo, halos hindi na rin mapansin itong ano niya. Itong tawag dito, yung parang pinaka-stand niya. Hindi na rin masyado mapansin. Kasi nga, white yung pinagkakabitan. Then, white nga rin yung ano. And as you can see, mga patid natin, I'm still no internet ngayon. Ah! Ay, Diyos ko, Converge. Baka naman, hindi ako makapag-live stream. Baka naman. So, yun mga patid natin, napunta tayo dito sa aking custom mousepad, mga patid. And then, pinadesign ko talaga to na geometric lang. Okay? Na plain. Okay? Geometric. Pero, hindi ko pa siya talaga nakakabit na literal, mga patid. Pinatong ko lang siya, guys. Para makita nyo. Pinatong ko lang siya kasi bubutasan ko pa yan dito. Pero, nagpa-plano ako, mga patid natin, na baka butasan ako sa kabilang side. And baka ilipat natin yung system unit natin, mga patid. So, nag-iisip ako kung saan ko ilalagay. May nantay lang ako na in order ko para ma-imagine ko kung saan ko ilalagay talaga yung butas. So, basta yan na siya, mga patid natin. Yan na yung ating custom mouse pad. Okay, ang ganda, di ba? Parang bumagay siya doon sa ano natin, sa wall. Try nga natin pagpatay yung ilaw. So, yan pa rin siya. Maganda pa rin ang aking kwarto pagpatay ang ilaw. So, yan ang aking room pagpatay yung aking ilaw. As you can see, RGB is light, mga patid natin. Sa mga gusto magpagawa ng ganyan, mga patid natin, ng custom mouse pad nila, marami silang mga ginagawang magaganda, mga patid natin. Okay? Yung pinili ko lang talaga plain, baka hindi nyo na-appreciate. Kasi ako lang siguro na-appreciate. Kasi nga, mga patid, binagay ko siya sa wall ko. Pero magalupit yung mga gawa nilang iba, yung quality nila, mga patid natin, at yung mga style, basta mga patid, ang ganda ng quality. At yung pinili ko, mga patid, yung medium size pa lang yan. Okay? Hindi pa yan yung pinaka-extended. Yung large nila, yung extra large nila, na halos sasakupin na yung mesa, mga patid. Yun yung maganda. Problema kasi, mga patid natin, sinukat ko sa mesa ko, ang pangit, nakalaylay siya dito. Nakalaylay sa sobrang haba. So, maganda yun sa may mga magagandang table. So, mga patid, check nyo na lang yung page nila, mga patid. Ito nga, si Sinit Pads, mga patid natin. Check nyo na lang yan, mga patid natin. Yan ang kanilang business name. So yun, mga patid natin, hanggang dito na itong video na to. Thank you ulit sa lahat ng sumama sa pag-ayos ng taas at medyo pag-ayos dito sa baba. Pero unti lang naman ayos dito sa baba eh. Actually, dahil wala lang kaming internet, mga patid natin, kaya napag-trip ang kumpinturahan itong mga to eh. So yun nga, mga patid natin, hanggang dito na itong video na to. Thank you po ulit sa lahat ng tumapo. So sa lahat ng mga nagtatanong kung saan ko binili yung aking paint sa Ace Hardware, mga patid natin. At yung mousepad, nandyan sa description box. Yung mga wallpaper, mga patid, nasa description box. Yung MXQ Pro, mga patid, nasa description box. At sa lahat ng mga gustong makapanood, mga patid natin, ng pag-renovate namin ng gaming room na to. Again, mga patid, etong room na to, eh hindi po ito ganito, mga patid. As in, luma-luma to. Actually, guys, luma pa rin naman to. Nakoveran lang nga, mga patid natin. Kasi nga, iayos. Pero sa totoo lang, mga patid, yung bahay namin luma-luma na. Sa mga gusto makapanood nun, mga patid, may part 1, part 2, part 3, part 4 po yun. Kasi nga, 2 weeks namin ginawa yung kwartong to. At tatlo lang kami. Yes, kasama ako, mga patid natin, sa gumagawa. Panoorin nyo yun, mga patid natin. Lalagay ko na lang po sa description link, mga patid natin, yung link ng mga video na yun. Or nandyan sa end screen. Or pilitin natin ba ilagay dyan. Okay, mga patid natin, pag may lumabas dyan, i-click mo na. Pag walang lumabas, sa end screen or sa description box. Okay, mga patid? So yun, mga patid natin, hanggang dito na lang, paiwanan lang at 100 likes. Eh kung kayo ay bago dito, alam mo na yan, mga patid, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre po, mga patid, lagi akong live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So again, mga patid, I'm Lucio Ortevez, aka Boss Lucio. No stream coach, mga patid, dati ngayon kasi nga, it's renovating game room, okay? Happy streaming!